COVID ah. Alam, kaya pala wala nga lublak ako, malambot ka, basa, basa. Ah, siguro. Malambot pa pala? Ewan na ulanan eh. Kaya, basa pa nga eh. Naka, ano ka na dyan? Linis na ako. Saan po na, saan mo pinapunta ang tubig? Dito ba? Tapos simulan mo na. Oo, oh, may nabasakit ka lang ito eh. Hindi, kaya nakawalo. Nabilang mo yung sako ni Sander dyan? Oh, 11? O kasi pinadagdagan ko yun eh. Palagyan pa ako sa ako na dyan, para dyan. Pula ko yun eh. So, eto na. Mga nagtatanong magkano lahat na gastos ko sa pagpapagawa ng CR. So, nagpahukay po ako ng sarili para walang ano, walang issue. Para akin lang yung puso negro. Ang pakyaw niya ni Kuya Arman kasama na sa paghuhukay at pagtayo talaga ng CR ay 3,500 pesos. So, yung hollow blocks niyan siguro kumain ng 100 pieces times 17 pesos kasi nga sa ano talaga ako kumuha. So, 17 pesos lang, 100 pieces na hollow blocks. Pero may bayad yung hakot dito sa amin. Free delivery naman sa construction pero nga layo namin sa kalsada. So binayaran ko ng hakot na sa 2,000 pesos yun. Kasama na yung mga bakal, mga semento, buhangin. So ang hakot dun ay 2,000 pesos. Yung bakal siguro nakakain ng 5, estimate natin ng 1,000 pesos. Ang semento nakain dyan siguro 3, buhangin ay 30 sacks times 50. Kasama na dyan natin yung grout, yung skim coat at yung pagpapapintura. Yung lahat na yon estimate ko ay nasa 3,000 pesos. Yung tiles naman 30 by 30, 86 pieces yung nakain times 40 pesos each. Eh di 3,440 lahat yon. So, lahat-lahat overall ay nasa 14,640 plus pamerienda pa kasi hindi naman kasama yung pamerienda pero nagpapamerienda ako at saka minsan pananghalian pa. Siguro nasa 15,000 mahigit din or 16 plus kasi marami pang ano-ano dyan eh. So overall, ayan na, hindi pa nga masyadong tapos pero as of now na nag-i-edit ako, ganyan na itsura ng CR namin. Hindi pa masyadong naayos yung sa paglalagay ng grout. Sa inodoro, dati na yan, hindi na ako bumili ng bago. So yun, 15,000 mahigit. Yan.